Cebuana, isa ang Cebu sa talagang gustong-gusto kong lugar here sa Pinas. Bakit? Kasi mababait ang mga tao, maganda ang mga beach doon, tanawin, and higit sa lahat, I love Cebu food. And today, nakikita nyo naman kung nasaan tayo, di ba? We are here in Rico's Lechon, and I'm going to be meeting two of my favorite Cebuanas. Mag-meet nyo sila sa loob para naman makapag food trip kami, di ba? Just have a taste of Cebu kahit nandito kami sa Manila. Okay, so let's go! Gutom na ako! Actually, late na. Anyway, so ito na guys, ito na. Ang sinasabi ko sa inyo kanina, diba? I have my favorite Cebuanas, diba? They're both born and raised sa Cebu. So let me introduce muna si Vel. Vel is my friend. Saan ba tayo nag-meet with Vel? Sa church Bible group namin. So this is Clavel Ymadhay. Married na rin, diba? Yeah. With one kid. And syempre, my cousin-in-law. Joy Soto. Hi. Joy is the wife of my cousin, Gian. So, favorite ko sila ng mga Cebuanas talaga sila. They're very proud of their roots. Kaya naisip ko, kayo talaga yung dapat makasama dito. Yeah, for Cebuano food. Gutom na kami. Kaya nga, tara na. Excited ako sa chicharong bulaklak. Ayan, na-order na. Ate, tara, order tara. Na. Let's order yung authentic Cebuano food. Correct. Yes. So, yeah. So, sila yung... Kayo lang mapapiliin ko. Sige, sige. So, for sure, we will have to order lechon. Lechon. Spicy and non-spicy. Yes. Let's try the spicy and the non-spicy. Saan bang lechon? Ito. Kailangan matry mo yung seaweed. Lotrio seaweed. Yeah. Anong pangalan? So, trio yan. So, tatlo. So, there's the lukot. Mm-hmm. Lukot. The lato and the guso. Guso. Lukot. Lukot. Lato. Lato. Guso. And guso. Ano pa, Ben? Chicharong bulaklak. Ayan. Miss ko na. Grabehan na ang mga diet, ha? Oh, wow. Moyong diet. Yung moyong. Actually, pag nung nasa Cebu pa kami, I remember pag mag-midnights na kami with my sisters, we would buy lang moyong sa... Doon lang sa labas ng village, yeah. Tabi-tabi. With puso. Yes. Moyong. Sarap. Moyong with puso for midnight snack and may barbecue. Kaya doon ka sa Larshan? Yes! Ayan. Sige, ate, yun na lang muna. Suka talaga. Suka. Or si Clavel gusto niya iba suka. Iba ba suka? Suka ng Bicol. Suka lami. Suka lami. Baka sobrang anghang. Thank you. Ay, meron pala niya. Oo. Mahilig ang Cebuanas mag-boating kasi di ba malapit ang Cebuanas. So, ang sarap to bring lechon, puso. Puso is the rice. Puso is the rice. At saka, inihaw. Inihaw. At saka barbecue. Inihaw. Dapat hindi mawala yung lechon and the puso. Wala dito yung puso. Look at that. Look at the spice. So ito yung salad mo na. Of course, I've tried this na. Yung trio. This is the lato. This is the lato. This is the guso. This is the... Marap. This is lukot. So lato, guso, and lukot. So you grew up, ikaw, pareho kayo na na-experience yung ganito. Yes, my kids love this. Talaga? Every Sunday. Every Sunday. My boys love it. Ang tradisyon kami, tradisyon namin, pag Sunday, after church, bibili kami ng lechon. Kasi kanto-kanto ang mga lechon eh. Pag Sunday. Okay na kami sa sample barbecue at saka puso. Mm-hmm. Busog ka na. Moyong at saka puso.
lechon at puso. Basta may puso, okay na. Masarap. Parang full meal na yun. So, masaya ka na. Every time I go home na eh, that's what I crave for. I crave for, kailangan may puso or and lechon. Or may bago ngayon, yung berry. Yung lechon. Ah, lechon berry. Talaga. Pabili natin. Ay, naka-roll. Naka-roll. And then maraming parang mga tanglad sa loob. Hindi nung nagpapasarap na tanglad eh. Yeah, ang tanglad. Kaya kumuha akong tanglad. I remember yung Likos. Di ba dumaan pa tayo dati? Nag-uwi pa ako from Cebu to Manila. Now, good thing they have it here now. True. Yeah. O yung... Mm-hmm. Ano pa ko yung ano? I think that's what makes lechon Cebu different. Because yung, of the spice. Tsaka yung pagkaalat niya na... Di ba sabi niyo suka? Pero yung iba nga, kahit wala ng sauce eh, di ba? Yung iba, like pero ako kailangan merong lechon. Ako, I cannot live without suka. Kasi our dads also are from Cebu. It is memory sa Cebu. Like when, di ba, when you think of Cebu, food talaga. Food and beach. Food and beach. Yeah. When I go home, parang I always look forward to just relaxing. Yung childhood nyo, yung ganyan din i-describe ni Joy na mas masaya. Oo. Kasi pag nasa Cebu ka, it's all about food. Yung parang meron kayong hindi pwede nawawala ang barbecue sa midnight snack. Ngoyong. Kaya pala yung hindi po sa barbecue. Ngoyong and barbecue, midnight snack yan. Pag mag-midnight snack na, order natin yung barbecue. Pagdating Larshan. Oo. Ganon. Umama lahat. Wala mo, nagkakamay na ako. Hindi pwede hindi kamayan. Pero no, hirap no? Pag wala nga yun. Masarap. This is kinilaw. This is Q mansik. Patrice only? Cucumber. Ay, okay. Patrice only. Let's try it. Parang sumayaw. Mariwan sila bukas. Friday, ma'am. Ay, ayun sa Friday. Kami Monday. Refreshing na. Biglang may paasin. Practice sila. Dami yun ako ito sa akin about Cebu, about, of course, the food, fondest memories. But let's talk about naman motherhood. Grabe ka sa talagang pagiging hands-on sa anak mo. Like, your daughter is well-rounded. She's, di ba, ma-joy yung daughter niya talagang kasama sa mga events sa school. She has good grades. She's a very polite girl, you know? Hindi naman siguro siya magiging ganun kung hindi sa palaki niyo ni Romel. Mm-hmm. But thank I know you. Sometimes, mahirap din maging mommy. Dahil sa dami ng ginagawa, you drive, you have to wash clothes, dishes, and all that. At the end of the day, when you feel really, really tired, what keeps you going? Parang ano, it's not easy talaga kasi, di ba, early morning, 4 a.m, busy na ako. And then, clingy pa yan. You know naman how clingy si Bella, di ba? Ano, I always be grateful. I always, every time I woke up, talagang ano, I feel so motivated na this is what I wish for. This is what I'm praying for. I wanna have a family na alam mo yung complete na parang for me, motherhood is a gift. Parang binabalik mo na, pag napapagod ko na, binabalik mo na. Natin ito yung pinag-pray ko eh. This is what I'm praying for. Wow, baka magkaiya ka na dito ah. Pero ganda nung sinabi niya, di ba, na babalik ka dun sa being grateful. Oo. Babalik ka dun na why are you like this? Di ba, ba't ka ba napapagod? Di ba, kasama naman yan. Sobrang nakakapagod talaga. Hindi naman talaga ganun kadali. Pero yun nga, parang it's a blessing. It's a blessing. Keep everything in order. Tapos, di ba? Pag nakita mo na, di ba, lumalaki siya, napaka, ano yung hugs and kisses nga lang eh. Parang, mommy. Isang word lang, mommy, parang iba na yung feeling eh. You know, when they look at you, I see sometimes your Instagram, they give comments na parang, how do you do it? How do you manage, like, 5 kids, and then you have your husband pa? So, how nga ba? Actually, to be honest, it's all by God's grace. Kasi, if you think of it, it's really overwhelming to take care of 5 kids with different, like all of them nag-school na, diba? Mm-hmm. This year lang ang first time na parang all 5 are going to school na. So, the start of this year talaga, this school year, it was really
super challenging for me. Na-overwhelm ako. Hindi ko alam anong gagawin ko. Kasi you have to adjust eh. It was a new parang adjustment for me. Pero, na-realize ko lang, parang this is actually the time that I should seek God more. Kasi, nung una, akala ko nga parang I blamed it on Gian, na parang feeling ko, alam mo, parang niinis ako kasi parang you're not giving me enough time, ganun-ganun. Pero, I was thinking also, this new normal that we have right now is actually a beautiful season because God actually makes us, parang puts us in different seasons every time. So parang this new season right now, ang biggest learning ko talaga is to cling on Him more. And kasi, nung una, na-blame ko kasi Gian, alam mo, parang kulang talaga, parang I'm not happy, parang you're not spending much time with us, gano'n. Kasi mas nasanay ka. Bagong season din si Gian ngayon, yes. Diba? Kasi mas busy na siya ngayon. So parang feeling ko, you're not spending so much time, but in fairness naman to him, whenever he can talaga, he really tries his best. Pero hindi ko nakita yon kasi I was selfish na parang clingy ako sa kanya. But then I realized na, you know what, if you have enough of God, you will not be too clingy on others. Parang you will even be more generous and giving. Yeah. To others. Parang basta nakaano ka doon sa source. Yeah. Yeah. Diba? Kasi wala kang maibigay, wala ka ring grace. So yun. So how do I manage? It's all by God's grace. By God's grace. Yeah. Parang siya na yung nagbibigay sa atin ng strength and love, diba? True. Tsaka wala talagang perfect. Wala. Diba? Yeah, you will always have your days na minsan parang ayaw mo mag-ayos, ayaw mo mag-do anything. But you know what? Normal, lahat naman tayo we go through that. Yeah. Parang it's how, actually, minsan nga, it's not about the problem na eh. It's how you will deal with the problem and face the problem. True. So yun, grabe dami kong natutunan sa inyo. It's always a refreshing time. Whenever we're together, my favorite Cebuanas. Yeah. Diba? Totoo naman talaga. But thank you so much for spending time with me. Thank you for having me. The yummy, yummy lunch. Thank you. And yun, thank you, sis, Cebel. Ako yung years na namin itong friend. Isa sa mga BFF namin. And then, of course, ma-join my cousin Indo. And you have a vlog also. Yeah. But you might want to invite them. Hindi ba kasi siya active masyado? Hindi, pero mag-start na silang mag-ano, diba? May mga videos na. You can subscribe to my YouTube, which is not so active, but will be active. Yeah. In God's time, try ko mag-active. So, it's Joy W. Soto. And then my Instagram din, Joy W. Soto. Yeah. At least your Instagram is ano. Yeah, yun naman. Diba? What? Ang to ha, may secret pasabog siya sa loob. Diba kanalis namin siya? Ito yung yeah, I can see the labuyo. Alam mo, nakihilo ako. Girl! Kinain mo lahat ng balat. Kitang-kita ko. Diba? Ito, ang dami na namin. Cholesterol ka. I know. Ang dami na namin. Alam ko, nakihilo. Ang dami na natin mga kakulitan. I know. Yung mga food trip natin. Food trip. Tawa, iyak. Ganon din naman kami ni Joy. Mm-hmm. Diba? Grabe. Thank you so much, sisters. Teka, mag-cheers naman tayo dyan, di ba? To our friendship, to motherhood, di ba? To many more years together. Yay! Ay, nahulog yung talaga.